Mga tol, ito na, pinadala na ni Terras yung yung password file na may default na password na Smart Bro. Bali, ganito gagawin natin. Ha? So, yung part 1, na-upload ko na. So, ngayon part 2, tuturo ko lang sa inyo kung paano nyo ipipaste yung file para ang magiging default password niya is Smart Bro. So, nagawa ko na to, pero ituturo ko na rin sa inyo. Naiba ko na rin kasi yung password eh. So, ganito yan mga tol. No? So, via WinSCP pa rin. No? Yung link para sa file na to, ilalagay ko sa description. So, i-download nyo na. I-download nyo yun, tapos magbukas kayo ng WinSCP. No? So, i-exit ko muna to. Para step by step makuha nyo. Buksan nyo yung WinSCP. Tapos gawa kayo ng hindi ko alam ano protocol ba to, SCP. Tapos type nyo yung address ng GUI nyo, 192.168.1.1. tapos ang username, root, password, root, tapos login. Pasok na, no? So, sinabi ko last time, ito yung kaliwa nyo, yung computer nyo. Tapos yung kanan nyo, yun yung modem nyo, no? So, yung madadownload nyo, papasok sa kung saan nyo sinet yung download nyo, usually sa download folder. Ito yon, kakopy natin, no? Tapos, dito sa kanang side, punta ka sa www data. Tapos delete nyo to. Delete natin. Tingnan natin kung ano mangyayari, no? Paste nyo to. So yun. Galing dito, pupunta rito. Okay? Up one folder. Up one folder. So www data. Yun ang pinasok natin, no? Tingnan natin kung gumana. Tayo rito. Logout ako. Mag-login ako. Dapat pumasok to sa Smart Bro, no? Smart Bro. Okay. So, yung default file pala na yun, madidetect niya na bagong kabit o bagong anyway, parang bago yung modem nyo. So magkakabit kayo. Parang same process din to ng sa PLDT natin, yung pagbago yung PLDT modem na to. Ito rin yun. So na-solve na natin yung problema natin last time. Okay? May, sana may natutunan kayo sa akin kahit papaano. Salamat Sir Ras sa inyong suporta sa amin, sa pagtuturo sa amin. Salamat po. Thank you.